Salita ka. Yan, itutunaw na po tayo ng kabupong kutsarang asukal. Kakaramelize po natin ito. Ito natin gagamitin sa ating gagawing leche flan. Yan, malapit na po siyang maluto. At kapag ito po ay medyo malapot na, sasali na po natin sa ating lianera. Lalagay na po natin sa mga lianera ang ating caramelized sugar. Kailangan po kasi ito ay hanggat mainit pa ilagay na. Tumigas na yata. Atin yung kinakalat sa lianera. Pero bago tumigas ay nakakalat na rito. Ayan. Tayo naman po ngayon ay maglalahok na ng ating mga iba't ibang panlahok o ingredients sa ating gagawing leche flan. Meron po tayong Alaska condensed sweetened milk and Alaska ibab. Yan. Una po natin ilalagay ay ang ating condensed milk. Pero bago po ang lahat, ito po ay anim na itlog. Dapat po ito ilima lamang, pero dahil po maliliit ang itlog, ginawa na po nating anim. Makihawak nga nito para patigisin mo at maghabang nagbubukas ako ng isang gatas. Yan, habang siya ay kumukulo dyan, nagbubukas ako ng gatas na ito para huwag natin ilalaw ito. Isama na rin po natin ang ating ibab. Isang buo din po ito. Kutsaritang vanilla flavor. Ayan. Oh, tama-tama naman ang ating vanilla. Ubus na. Ayan, oh. Tapos, para naman po maalis ang lansa ng ating itlog, ay atin din po lalagyan ng isang kalamansin at ating para hindi sumama yung ito. Tama na po yung isa kasi bali, kung tutuusin niya po, ito yung limang itlog lamang. Ginawa ko lang anong kasi maliliit yung nabili sa tindahan. Okay na po ito. Ayan. At ngayon pong atin ang napaghalo-halo ito ng pagsama-sama, atin naman po itong hahaluin unti-unti. Ayan. Ayan.
circular motion para po naging maganda ang mixture ng ating itlog at mga ibang ingredients. Yan, atin naman po ngayon itong sasalain para po maging mapino ang ating gagawing leche flan. Yan po ang unang sala. Yan. Ito po ay ikalawang beses nating pagsasala para po lalong pinong-pino. Saka po alis yung mga kung ano-ano mang maaaring buo-buong bagay dito sa ating leche flan. Yan. Okay naman po. Wala na tayong nakita pang ano pa. Namumuo kung ano-ano bagay. Pwede na po ito nating ilagay sa ating llanera. Kukuha lamang po tayo ng isang pangsalok na magandang panalok natin. Ayan. Okay na po. Ayan. Tayo po ay maglalagay na ngayon sa ating llanera. Ito po ay bali ay anong sukat nito? 3/4 cup po ito. Tingnan po natin kung makakailan tayo ng malalagyan. Yan. Medyo alangan ng llanera sa anim na itlog. Okay na. Habang hinihintay po natin kumulo ang ating tubig na pinakukulo sa steamer. Tubig na pinaiinit dito sa ating steamer. Siguro maghihintay na lang tayo ng ilang minuto para maisalang na natin. Pero bago po yan, magpiprepara muna po tayo. Tatakipan muna natin ng aluminum foil ang ating leche flan. Yan, atin po ngayon itong babalutan ng aluminum foil para po hindi mapasukan ng tubig ng ating leche flan. Kasi kapag po walang balot nito, ay mapapasukan ng tubig. At doon po hindi nagiging maganda ang result ng ating leche flan. Yan. Isa po natin ito babalutan. Tayo po idahan-dahan sa pagbabalot kasi ito po ating aluminum foil na ito. E pwede pa po natin magamit sa susunod natin pagliluto. Huwag lamang po natin hahayaang masira. Kaya kung medyo nalahan-dahan natin. Kaya habang tayo po ay nag-aayos ng ganito, dapat po nagpapakuloy na tayo ng ating tubig sa steamer para po maging mabilis ang ating pagluluto. Yan. Kasi na lang po. Kapulang yata ang aking medyo malaki-laki. Isug-isug namin na. Yan.
na po ang problema. Tatlo-tatlo lang po pala ang kasya. Tatlo naman po ang kasya dito. Sa susunod na po ito. Pwede kaya itong ganito natin. Try natin kaya. Pwede kaya ito. Pero ngayon lang ako makakagawa ng ganito na merong kasama. Pero try din natin. Baka naman maganda rin na result kasi may balot naman po eh. Ayan. Atin na pong papatong sa ating kumukulong tubig. Kumukulo. Hihintayin natin ng mga 35 to 40 minutes. O, ayan po, atin na pong binuksan ang ating nilutong leche flan. Che-check po natin kung ito ay luto na at kung masarap ba ang ating ginawang ito. Oh. Ito atin ang bubuksan niyan. Nilutong leche flan at tingnan kung ito ay luto na. Testing po natin. Okay na po. Luto na siya. Kaya ito po ating ilalagay na sa atin. Ayan. Medyo lang po maputla yung ating caramelize na inailagay kasi po puti ang asukal natin ginamit. Hindi po tawa tali brown. Pero yan po ang resulta ng ating ginawang leche flan.